So for number 5, my square daw, which is initially yung sides niya is 5 inches. So kung ipa-plot natin dito, ito siya. Ito yung 5, x and y, 2D lang. So ayun yung initial niya. Then, yan pala, x, y. Start nila is 5. Then sabi doon, may constant rate sila na 3 inches per second. So, bali ito, kung 5 to, kung idadagdag natin yung rate, bali plus 3T siya. 3T. Since ayun nga, 3 inches per second siya. So, next, one corner down ng square is gumagalaw, no? Which is gumagalaw sa rate na 2 inches per second, which is equivalent niya is 2T. Then, nag-move siya along sa ano, line na L, perpendicular to line na L. So, ito yung L na yun na tinutukoy. Therefore, yung corner na yun is itong Z-axis natin. Ayan. So, since tama siya, kasi nga ito L, oh. Ito yung L, then ito, perpendicular siya sa L. So, ito yung one corner niya. So, bali, Z is moving in a rate na 2T. So, for 5 seconds yan. So, when T is 5, complete revolution na yung nabuo nung ating ano, ng square na gumagalaw. Then, ayun, hahanapin natin yung volume generated after nung complete revolution nung given natin. So, yun, based sa na-research ko, yung double integral and triple integral is ina-apply para makuha yung mga volume ng solid, no? Ginagamit din siya. So, for this, gagamitan natin ng triple integral since nagmo-move yung object natin three-dimensionally. So, ito sa x, sa y, sa z. So, ayan. So, try na natin. Bali, dx, dy, dz. So, boundaries ni dx. So, since ito, from 0 siya, to ito nga yung rate niya na 5 plus 3t. Yung y naman, same lang sila. 0, 5 plus 3t. Then, yung dz natin, nagmo-move 0 to 2t. So, ayan, pwede na natin makompute yung volume generated using triple integral. So, evaluate na natin. So, first, evaluate natin to. C, dx. Bali, magiging ano na lang yan. X, evaluated from 0 to 5 plus 3t. Then, magiging ano na lang siya. 5 plus 3t minus 0. So, ayan na siya. Next. Bali, ito na. 5 plus 3t, 0. Then, itong natira natin na 5 plus 3t. Then, in terms of dy naman natin siya, integrate. Then, ayan. Integrate na natin. Bali, magiging 5y plus 3ty from 0 to 5 plus 3t. So, evaluate natin ulit. Bali, 5 plus 3t plus 3t times 5 plus 3t. So, yun, 0 na lang naman siya. Kaya, di ko na siya ilalagay. So, simplify ko lang to. Bali, magiging 5 times 5 is 25 plus 15t plus 15t plus 9t squared. So, yan na yung gagamitin naman natin para dito sa dz natin. Yan, 0, 2, yan, dz natin. So, next, simplify ko lang yung nasa loob. Bali, yan, combine like terms, 25
wala naman siyang kapareha. So, 25 lang to. Plus 30t plus 9t squared dz. So, evaluate na natin. So, integral niyan is simply 25t. Okay, 25z pala. Sorry. 25z plus 30tz plus 9t squared z evaluated from 0 to 2t. So, evaluate na ulit. 25 to times 2t plus 30t, then yung z na 2t plus 9t squared times tong 2t, then minus 0 na lang siya. Bali, ang magiging equation na is 50t plus 60t squared plus 18t cubed. So, hindi pa yan, syempre. Sabi kasi doon, one complete revolution, di ba? So, ito, when t is 5, so evaluate natin. T is 5. Substitute lang natin para makuha natin yung volume generated. 50 times 5 plus 65 squared plus 18 5 cubed. Therefore, 50 times 5 plus 65 squared plus 18 5 cubed. Therefore, magiging sagot natin is 4,000 cubic inches. Ayan yung volume generated.